Alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga minamahal na magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Bago ang lahat ay lubos po nating pinasasalamatan si Allah sa lahat ng biyayang iginawad niya sa atin, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Biyayang tinatamasa natin sa mga oras na ito. Biyayang tatamasahin pa lamang natin, mga alipin ni Allah. Biyayang nararamdaman man natin o hindi. Biyayang nakikita man natin o hindi, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lubos ang ating pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat makatotohanan na ang lahat ng papurit pasasalamat ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang at wala ng iba pa. Sa Kanya lamang tayo dapat sumamba. Sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng tulong mula sa kasamaan ni Satanas. At sa Kanya rin tayo dapat humingi ng kapatawaran mula sa kasamaan ng ating mga gawa, mga alipin ni Allah. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban si Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At ako din ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mensahero ni Allah, alipin ni Allah, sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal na magulang, mga kapatid sa pananampalatang Islam, si Allah ay nagwika sa marangal na Quran. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid. Sinabi ni Allah sa marangal na Quran, kung kayo ika ay magpasalamat mula sa mga biyayang iginawad sa inyo ni Allah, la'azidannakum, ay mas dodoblihin at pararamihin pa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga biyayang iginagawad sa atin, mga alipin ni Allah. Wala in kafartum, at kung kayo naman ika ay sumuway, alalaong baga na kayo ay hindi matuto, magpasalamat kay Allah, inna adhabi la shadid, makatotohanan na ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala ay napakatindi, mga alipin ni Allah. Pasalamatan natin si Allah sa pamamagitan ng tanging pagsasagawa ng pagsamba lamang sa Kanya. Sino man sa atin ang nais pasalamatan si Allah ngunit walang pagsamba, nakatotohanan na hindi mo tunay na napasalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa din sa tao, akabayayan akapanalamatan su Allah, ugay na debo simba, saben sabnar adang kakapanalamati su Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo po ba, sa tribong Maranao, kung sino man ang mga Maranao dito na nakakaintindi ng salitang kanduri. Pagpapahalimbawa lamang, mga alipin ni Allah, alam niyo ba na ang kanduri, ang pagbibigay mo ng sadaka, pagpapakain mo ng mga tao, ay isa sa pinakamainam na gawain sa Islam. Pero may nakakaligtaan ka o alipin ni Allah. Alam mo ba na ang kanduri ay mimbabi syukur? Ibig sabihin, mga alipin ni Allah, kaya mo isinasagawa ang kanduri, sadakat, pagpapakain ng mga tao, ay nais mong magpasalamat kay Allah sa mga biyayang iginawad niya sa iyo. Nagkanduri ka dahil gumraduate ang iyong anak. Nagkanduri ka dahil nagkaroon ka ng bagong kotse, nakapagtayo ka ng bahay, o kahit ano pa mang gantimpala sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, o biyaya sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magaling dyan ang mga Maranao. Hindi lang yon, at ibang tribo, magaling sa pagsasagawa ng kanduri. Bakit? Dahil gusto nilang magpasalamat kay Allah. Gumawa ng mabuti. Pero may nakakaligtaan tayo, mga alipin ni Allah. Ano ito? Ito ang salah. Ito ang salah. Na kung saan ang salah, anumang mabuting gawain mo para kay Allah, tanggalin mo lang ang sala, nawawalan ng saysay o kapatid sa pananampalatayang Islam. Tingnan nyo, pagkatapos ng shahadatain, sa limang haligi ng Islam, sumunod doon ang ikamatus sala, ang pagtindig ng sala. Pero bakit hindi ka nagsasala? Tumalon ka! Sumaksi ka na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang mensahero, alipin, sugo ni Allah.
Pero tingnan mo, hindi ka nagsala. Nagbigay ka ng zakat at nagsadaka ka, pero hindi ka pa rin marunong magsala. Nag-ayuno ka sa buwan ng Ramadan, pero hindi ka pa rin nagsasala. Nag-hajj ka, nag-umra ka, pero hindi ka pa rin nagsasala. Kapatid sa pananampalatayang Islam, awwalu ma yuhasabu ala al-abdi yawm al-qiyamati as-salah. Fa in saluhat saluhat sa'iru amali, wa in fasadat fasadat sa'iru amali. Makatotohanan o alipin ni Allah, kauna-unahang gawain ng alipin ni Allah, nabibilangin sa araw ng paghuhukom ay ang salah. Na kung saan ang iyong salah, kung ito ay pumasa, lahat ng iyong mabubuting gawain ay papasa. Pero alipin ni Allah, kung ang iyong salah ay hindi pumasa, alalaumbaga ito ay bumagsak, lahat ng iyong mabubuting gawain ay hindi papasa o alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling salita, nawawalan ng saysay ang anumang mabuting gawain natin kung wala ang salah. Pero pansinin natin, kauna-unahang gawain pagsamba kay Allah na atin na pag-iiwanan ang salah. Salah! Salah mga alipin ni Allah! La hawla wa la quwata illa billah. Mga alipin ni Allah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, Iza ahabballahu may yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fid din. Subhanallah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man sa inyo ika ang gustuhin o mahalin sa kanya ni Allah ang kabutihan, yufaqihu fid din, maiintindihan niya, mauunawaan niya ang Islam. Subhanallah. Sa madaling salita, ang tunay na kabutihan sa mundong ito, mga alipin ni Allah, ay nasa pag-unawa at pag-intindi ng Islam, mga, o sa sarili nating relihiyon, mga alipin ni Allah. Alam niyo po ba kung bakit may mga taong hindi nagsasala ng 5 times a day? Dahil hindi niya nakikita ang 5 times a day na ito ay mabuti, dahil wala siyang kaalaman patungkol sa Islam. Alam niyo po ba kung bakit may mga taong Friday lang nagsasala? Dahil ang alam lang niyang mabuti sa Islam ay Juma. Alam niyo po ba kung bakit may mga taong nagsasala lang pag Ramadan? Dahil ang tanging alam lang niyang mabuti sa Islam ay Ramadan. Alam niyo po ba kung bakit may mga taong nagsasala lang pag Eid al-Fitr, Eid al-Adha? Dahil ang tanging alam lang niya na mabuti sa Islam ay Eid al-Fitr at Eid al-Adha. At hindi niya alam at hindi niya napapagtanto sa kanyang sarili o nakikita na ang 5 beses na pagsasala sa isang araw ay mabuti. Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Kaya mga minamahal na tagapakinig, mga minamahal na magulang, mga kapatid sa pananampalatang Islam, pasalamatan natin si Allah kung tunay na tayo gusto natin pasalamatan si Allah sa pamamagitan po ng pagsasagawa ng tanging pagsamba lamang sa Kanya. Alalaumbaga ito ang sala, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dun, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, malamang sa malamang, lahat tayo ay narinig na natin ang katagang, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Subhanallah. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Pero kaakibat neto sa panahon natin ngayon, ang kabataan, ang kauna-unahang problema sa panahon natin ngayon. Subhanallah. Kaakibat neto, mga alipin ni Allah, na ang mga kabataan sa panahon natin ngayon ang numero uno na problema sa ating panahon. Subhanallah. May mga magulang na sobra-sobra ang kanilang pagrereklamo sa kanilang mga anak dahil problemado ang kanilang mga anak. Subhanallah. Mga magulang, problema ang kanilang mga anak. Bakit? Suwain, sumasagot, hindi nagsasala, hindi kilala ang dakilang lumikha, hindi gumagawa ng mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Pero ito ang masama. Ito ang masakit, mga alipin ni Allah.
ang daming mga magulang na nagre-reklamo sa kanyang mga anak. Pero ang magulang na ito hindi na isasagawa ang karapatan ng kanyang mga anak. Subhanallah. Subhanallah. Nagre-reklamo dahil sa kanyang anak, pero hindi niya alam, siya ang unang problema, kaya nagkakaganyan ng kanyang anak. Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Kapatid sa pananampalatang Islam, alam mo ba kung ano ang karapatan ng iyong anak sa iyo? Tanungin mo ang iyong sarili, walipin niya Allah. Alam mo ba kung ano ang karapatan ng anak mo sa iyo? La hawla wa la quwata illa billah. Tapos irereklamo mo ang iyong anak, bakit siya nagkaganyan? Kapatid sa pananampalatang Islam, bago mo ireklamo ang iyong anak dahil sa kanyang resulta, sa kanyang mga gawain, pagsuway sa iyo, tanungin mo muna ang sarili mo kung naisagawa mo sa kanya ang kanyang mga karapatan. Subhanallah. Isang araw, sa panahon ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, sa kanyang kapanahunan na siya ang khalifa, may isang ama, pumunta kay Umar ibn al-Khattab, inirereklamo ang kanyang anak. Subhanallah. Sinabi niya, Ya Umar, inna ibni, aq. Subhanallah. Sinabi ng ama, kay Umar ibn al-Khattab na nagre-reklamo sa kanya, sabi niya, Ya Umar, ang aking anak ay aq. Ano ang aq? Suwain, matigas ang ulo, hindi sumusunod sa mga magulang, alalaong baga hindi gumagawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So nagre-reklamo ang ama. Subhanallah. Nagre-reklamo ang ama, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pabilisin natin ang kwento. Sinabi ni Umar ibn al-Khattab, tawagin ang batang ito. Subhanallah. Pabilisin natin ang kwento, ipinatawag ang binatilyo. At nung dumating ang binatilyo na ipinatawag ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ay lalatiguhin siya ni Umar. Lalatiguhin ni Umar dahil siya ay aq. La hawla wa la quwata illa billah. Nung lalatiguhin na siya ni Umar, ang batang ito ay nagsalita. Sinabi na, Ya Umar, alaysa li haq. Sinabi ng bata kay Umar, Ya Umar, hindi ba ako ay may karapatan din sa aking ama? Sinabi ni Umar ibn al-Khattab, Naam, makatotohanan na ikaw ay may karapatan sa iyong ama. At sinabi ng bata, Ya Umar, maaari mo bang banggitin sa akin ang mga karapatan ito? Subhanallah. At binanggit ni Umar ibn al-Khattab ang tatlong bagay na ito na karapatan ng inyong mga anak. Subhanallah. At ang bawat isa ay tanungin nyo ang inyong mga sarili sa mga ama bago nyo ireklamo ang inyong mga anak kung naisagawa nyo ba sa kanila ang kanilang mga karapatan. Subhanallah. Subhanallah, mga alipin ni Allah. So anong sinabi ni Umar? Una, ay yuhsina ismahu. Subhanallah. Sinabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ang bigyan mo siya ng napakaganda, napakadalisay, napakabuting pangalan. Kapatid sa pananampalatang Islam, o ikaw na ama, o ikaw na ina, anong pangalan ang binigay mo sa iyong anak? Umaayong ba sa Quran at Sunnah? O sarili mong kagustuhan na ang gusto mo ay unique? Subhanallah. Sa sobrang unique, ayaw niya ng may kaparehas. Subhanallah. Sa sobrang unique, pinagmi-mix-mix ang pangalan. Muhammad, hindi yan unique. Muhammad James, subhanallah. Fatima, hindi unique. Princess Fatima. La hawla wa la quwata illa billah. Binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ang mga maiinom na pagpapangalan sa mga anak, ngunit hindi natin nasusunod. Bakit? Dahil sarili nating kagustuhan ang ginagawa natin sa inyong mga anak. Subhanallah. Ano-ano mga nabanggit na maiinom na pangalan sa mga anak? Una, at ta'abudulillah. Ang paggamit ng abd, pagpapaalipin sa pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang salitang abd, abd, yan ang pinakaunang mainam na pagpapangalan sa mga anak. Abd, idudugtong mo ang pangalan ni Allah. Abdul Rahman, Abdul Malik, Abdul Ghaffar, Abdul Jalal. Name it, mga alipin ni Allah. Yan ang kauna-unang magandang pagpapaalipin, pagpapangalan sa mga anak, mga alipin ni Allah. Hindi pwedeng gamitin ang salitang abd sa hindi pangalan ni Allah. Hindi mo pwedeng sabihin Abdul Muhammad. Hindi pwedeng, mga alipin ni Allah. Hindi mo pwedeng sabihin abd tapos lalagyan mo ng ibang pangalan na hindi pangalan ni Allah. Nagawa mo ba yan, alipin ni Allah? Subhanallah. Pangalawang maiinam na pagbibigay ng pangalan, mga pangalan ng sahaba, mga pangalan ng anbiya wa rusul, mga propeta. Ano pa? Mga pangalang maiinam ang kahulugan. Ano pa? Mga pangalan ng mga ulama. Ano pa? Mga pangalan ng mga sikat at kilalang mga Muslim. Subhanallah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pero lahat ng yan, hindi nasusunod. Bakit? Ang gusto, unique. Gusto ko kakaiba. Ya Ustad, maaari mo ba kung bigyan ng choices kung ano magandang pangalan? Okay, Fatima, ayoko. Fauzia, ayoko. Anong gusto mo? Gusto niya unique. Yung walang katulad. Pangalanan mo ng Firaun, walang katulad. Subhanallah. Hindi mo kinukuha kung ano nasa Quran at Sunnah. Ang kinukuha mo'y sarili mong kagustuhan. La hawla wa la quwata illa billah. Ngayon, tanungin natin ang mga ama at mga ina. Anong pangalan ng iyong anak? Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Pangalawang karapatan ng mga anak, mga alipin ni Allah, especially sa mga ama, especially sa mga ama, ay yuhsina adaba. Kinakailangan kontrolin, pagbutihin ang pag-aalaga sa kanila o pagtatarbiya sa kanila, pagdidisiplina sa kanila. Pero ito ang masakit at nakakaligdaan ng karamihan, mga alipin ni Allah. Alam niyo po ba na ang pinakaunang maksud sa pagtatarbiya, pagdidisiplina ng mga anak? Alam mo ba? Ikaw na ama, sakada to, dakapan makapangaruma, dakapan babawata, dakapan makambalas sa mga muri at taong ka, na hak uwata kami pangiluba ka sa suti umi. Ayaman o to nandudun su agama, pangiluba ka sa mapagumi umi, umawata ka, andudun su agama, amat mbiatiran siku agama Islam. La hawla wa la quwata illa billah. Wala ka pang asawa, ikaw na binata, ikaw na lalaki, wala ka pang asawa, hak na ng magiging anak mo na ihanap mo siya ng tama, dalisay, mabuting babae na nasa kanya ang Islam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. La hawla wa la quwata illa billah. Yan ang ikalawang karapatan ng mga anak sa kanilang mga magulang. At ikatlo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, anong sinabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu an? Anong sinabi ni Umar ibn al-Khattab? Ay yu'allimahu al-kitab. Subhanallah. Ituturo sa kanya. Ididisiplina sa kanya ang Quran. Didisiplinal dyan sa pamamagitan ng Quran. Tarbiya na ka sa kapmadrasa. Andaman ay mabatiyan sa Quran. Sabot niyan sa Quran. La hawla wa la quwata illa billah. Nagawa niyo na po ba ito, mga alipin ni Allah? Nagawa niyo na po ba ito, mga alipin ni Allah?
bago mo ireklamo ang inyong mga anak. Subhanallah. So nagsalita ang bata nung narinig niya ang karapatan niya sa kanyang tatay. Anong sabi ng bata? Ya Umar, alam mo ba kung bakit ako suwail sa magulang? Alam mo bang bakit hindi ko kilala ang nag-iisang Panginoon? Bakit hindi ako nakakasamba? Bakit? Dahil sinabi ng binatilyo, una, binigyan ako ng pangalan ng aking mga magulang na pangalang walang katulad. Anong pangalan niya? Ang pangalan ni Ju'lan. Ju'lan. Ang Ju'lan, depende sa paggamit ng sentence sa jumla. May Ju'lan na ang ibig sabihin neto ay for sale. La hawla wala quwwata illa billah, for sale ang kanyang anak, binibenta niya. May Ju'lan na ang ibig sabihin neto ay insektong dumadami. Sa madaling salita, virus. Virus yung anak niya. La hawla wala quwwata illa billah. Pangalawa, ang tatay ko nakabuntis at ang nanay ko'y nabuntis na siya ay kulang sa tornilyo. Kurang sa tanga. Kurang sa siput. Nagyutoy umiyakan. Nagzina sila. Nangalunya silang dalawa. At ako ang naging resulta. Kautusi umisakiri de karsada. La hawla wala quwwata illa billah. Ikatlo, never akong turuan ng aking ama. Ni never niya akong idisiplina. Kilala rin si Allah. Basahin ang Quran. Magmadrasa. La hawla wala quwwata illa billah. So, anong nangyari? Anong nangyari mga alipin ni Allah? Tinawag ni Umar ibn al-Khattab yung ama, at yung ama ang nilatigo ni Umar ibn al-Khattab. Subhanallah. Tapos ngayon, nire-reklamo mo ang iyong anak, ikaw pala ang nagkulang. Ikaw ang nagkulang, kapatid, sa pananampalatang Islam. May mga magulang, natigyan o to ha, asara minirampayak nun. Nakiasukudan, mali ka dyan, kapatid. Mali na sabihin mong, importanteng na ipahiwatig ko sa kanya. Mali. As long as nabubuhay ka, nabubuhay siya, tatay at tatay ka pa rin. Gawin at gawin mo pa rin kung ano ang karapatan ng anak mo sa iyo. La hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah. Nagsasalaka, nasaan ang iyong anak? Nagjujumaka, nasaan ang iyong anak? Nag-hajj ka, nasaan ang iyong anak? Gumagawa ka ng mabuting pagsamba, pero nasaan ang iyong anak? Nasaan? May nakakaligtan ka. Sinabi ni Allah sa marangal na Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Subhanallah. La hawla wala quwwata illa billah. Ano sinabi ni Allah? Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Subhanallah. Ano sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Makatotohanan na sinabi ni Allah, o kayong mananampalataya, ang ilan sa inyong mga asawa, ang ilan sa inyong mga anak, ay matindi ninyong kalaban. Subhanallah. Bakit? May posibilidad na sila ang maging dahilan ng pagpasok mo sa impyerno, at may mga posibilidad na sila din ang magiging dahilan ng pagpasok mo sa impyerno. Subhanallah. Kaya sabi ni Allah, fahdaruhum. Pag-ingatin niyo sila. Subhanallah. Warningan niyo sila. Babalaan niyo sila. Yan ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nawawala sa atin ito. Subhanallah. Sinabi ni Allah, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Sabi ni Allah, kung ang pusa kong iligtas ninyo ang inyong mga sarili sa apoy ng impyerno. Alam mo kung bakit gumagawa ka ng mabuti sa mga oras na ito? Dahil nililigtas mo
ang sarili mo sa apoy ng impyerno. Pero may nakakaligtaan ka, kapatid. Anong nakakaligtaan mo? Ang iyong pamilya. Ang inyong mga anak. Subhanallah. Bakit? Allahu Akbar, mga alipin ni Allah. Inuulit at inuulit natin, pag-ingatan nyo sila. Bakit? Dahil magiging kasangkapan sila, na sila ang magiging kasangkapan sa pagpasok nyo ng impyerno, at ganun din naman na sila ang magiging kasangkapan sa pagpasok nyo ng paraiso. Isang kwento, mga alipin ni Allah, mabilisang kwento. Sa panahon ni Musa alayhi salam, isang araw napadaan si Musa alayhi salam sa kubur. Kubur sa mga libingan, sa himlayan. Nung napadaan si Musa alayhi salam, may nadaanan siyang dalawang kabran, dalawang himlayan, na kung saan yung isa ay napakaliwanag at yung isa ay napakadilim. La hawla wala quwwata illa billah. Napakaliwanag at napakadilim. Kung iisipin natin ang senaryo, nakapagtataka ito, mga alipin ni Allah. Dadaan ka sa libingan, napakaliwanag at napakadilim. At nagtaka si Musa alayhi salam, at inalam niya, pinagtanong-tanong niya kung sinong nakalibing doon at ano ang kanilang mga gawain. Pabilisin natin ng kwento. Napag-alaman ni Musa alayhi salam na yung libingan na napakaliwanag, napakaliwanag, ang tao doon ay isang lalaki. Dato, abarasimb si Allah. Lalaking palasamba kay Allah. Kaya maliwanag ang kanyang libingan. Allahu Akbar walillahilhamd. Tulad ng sala, hindi ba ang sala ay liwanag sa ating mga libingan? Kaya napakaliwanag ng kanyang libingan. Yung isa naman, kaya napakadilim, ay isang lalaking ang gawain ay pag-iwan ng sala. Pag-late ng sala, alalaong baga sa madaling salita, hindi gumagawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So pabilisin natin ang kwento, dumaan ang ilang buwan, dumaan ang ilang araw, napadaan ulit si Musa alayhi salam sa libingan na ito. At nakita niya at laking gulat niya na ang dalawang libingan na maliwanag at madilim ay nagkapalit. Subhanallah. Nagkapalit, niyakang simbi. Tumayo ang balahibo ni Musa alayhi salam sa sobrang takot. Ano ito? Pero alam niyo ba na si Musa alayhi salam ay binansagang kalimullah? Nakakausap niya si Allah. At pumunta siya kay Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang tinanong, Ya Allah, yung libingan, ganito, ganyan, kinuwento niya. Pabilisin natin ang kwento. Sinabi ni Allah, Ya Musa, oo, ang libingan na maliwanag, ang nakalibing doon ay isang taong palasamba sa akin, sabi ni Allah. Ngunit alam mo ba kung bakit dumilim? Alam mo ba kung bakit dumilim? Dumilim dahil may naiwan siyang asawa, naiwan na anak, na hindi sumasamba kay Allah. Kaya nahila nila sa impyerno. La hawla wala quwwata illa billah. At alam mo ba yung maliwanag, or madilim rather, yung madilim, kaya lumiwanag dahil may naiwan siyang pamilya, asawa't anak, na sumasamba kay Allah at hiling ng hiling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nakapasok siya sa paraiso at lumiwanag ang kanyang libingan. Subhanallah. Subhanallah, mga alipin ni Allah. Pag-ingatan ninyo ang inyong pamilya. Huwag nyo silang hahayaan dahil pagsubok sa inyo yan ni Allah subhanahu wa ta'ala bago nyo man ireklamo ang inyong mga anak. Wa aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Maalipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Para sa kabataan nakikinig sa mga oras na ito. Maalipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng nabanggit natin kanina na hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idha ahabba Allah aw man yuridillah aw may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Napakaikli pero napakalalim ng kahulugan at napakabigat. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang gustuhin o mahalin sa kanya ni Allah ang kabutihan, mauunawaan niya ang Islam. At nabanggit natin kanina, karamihan, kung hindi pa sa kanya dumating ang isang pagsubok, hindi niya makikilala o maaalala si Allah subhanahu wa ta'ala, especially sa kabataan. Sinasabi nila na mahal nilang kanilang magulang. Mahal ko ang tatay ko, mahal ko ang nanay ko, sinasabi nila yan. Pero, kapatid sa pananampalatang Islam, alam mo ba kung paano maipapahiwatig sa iyong mga magulang ang tunay na pagmamahal? Hindi lang sa material na bagay. Hindi na ibili mo siya ng gusto niya, na ibili mo siya ng kotse, na isagawa mo ng bahay, na pakain mo sa magandang restaurant. Hindi lang yan ang tunay na pagpapakita o pagpapahiwatig ng pagmamahal sa magulang. Bakit? Ito ang pagsamba kay Allah. Di ba si Kumama Maranaw, balaboro ni Gira na mindud sa limu uwalla na sumangawat ka iyan, na ding gawiinan, di mamaga na sa tao, patalo sa mga ulama na di irang pandipa ka pang mausiyatan, paabatian nila sa Quran. Ay hikmay ranon na an upama subalasian na uba kalukalu amirampay kumanga luksiran. Nanto na ibalin yan, uda buwa sambayan ka. Mirampay ron. Kay di tariman, kay di sambayan ka. Kapatid sa pananampalatayang Islam, bago ang lahat, unahin mong suturuan ng sarili mo ng pagsamba kay Allah. Bago ang lahat, as in lahat ng uri ng gawain sa mundong ito na pagsamba kay Allah, unahin mong turuan ang sarili mo sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ay ng tunay na susi sa lahat ng nais mong gawing mabuti sa mundong ito, alipin niya Allah. At ang tunay na pagmamahal sa magulang ay ang pagsasagawa ng mabuti tulad.